of the group, but of endearment or respect according to the Jewish culture. Sa ibig sabihin, sa kultura ng Mahudiyo, pag sinasabing gunay o woman, pinahalagahan ka sa malaking pagpahalaga ng pangalan. Kaya hindi po kalapastangan at kabastusan ang binanggit ni Kristo. Dahil kung ating intindihin na ang pagsabi ni Kristo na woman ay isang paraan ng pamabastos sa kanyang ina, hindi po yun mali. Sapagkat si Jesus Kristo po ang unang persona na nagbigay ng tunay na kahulugan sa batas. At ano ang sinabi ng batas? Honor your mother and father. Kaya si Kristo po ang example sa paggalang nagbigay siya sa tunay na kahulugan sa batas. Palakpakan natin. At bakit sinabi niyang woman? Sapagkat sa Old Testament ay meron pong woman. Isang babae ang ina ng sangkatauhan na sa iba. Tayo po'y isinadlak ng ating ina na sa iba sa kalagayan na humahantong sa pagdurusa. At doon po sa Genesis Kabanata 3, Talata 15, sa Proto-Evangelium ng Diyos, binigkas niya ang isang babae. Na ang babae na yun ay walang iba kung hindi ang mahal na Birhen Maria. Ibig sabihin, doon sa cross, ipinagilala ni Jesus na meron na tayong bagong babae. Ang dating babae ay si Eva. Ang bagong babae ay si Ave Maria. Palakpakan natin. At nung binanggit ni Jesus, woman, behold thy son. Sinabi rin niya sa sana yun, son, behold thy mother. Nang ibig sabihin, ang mahal na birhen ay ina na ng mga alagad ni Jesus. Ina ng sangkatauhan at dapat ang anak ay rumispito sa kanyang ina na si Mama Mary. Palakpakan natin. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo mga Katoliko ay tinatawag natin si Mama Mary na ating mahal na ina. Sapagkat si Kristo po ang nag-install sa mahal na birhen na ating ina. So ang ating pagtawag sa mahal na birhen na ating ina ay sinunod lang natin ang tagubili ni Kristo, Son, behold thy mother. Palakpakan natin. At ang tagubili na ito ang ating patnubay sa ating pamumuhay. At ito na rin ang ikinapit ko sa aking sariling buhay. Noon pong na-stroke ang aking ina, during po yun sa aking pamilingkod bilang isang full-time na ministro ng saksi ng Jehovah. Sapagkat kami ay walong magkapatid, siyam na kami na magkapatid. Yung panganay at pangpito ay may asawa na, ako yung pangwalo. At yung bunso naman namin ay 8 years ang gap namin. Sapagkat nung ako ay pinanganak, nag-abroad po yung father ko doon sa Indonesia 5 years bago umuwi. Kaya yun ang dahilan na 8 years ang ano namin. Hindi pa po capable na magbantay ang aming bunso sa aking ina. So ako po ay nagpasya. Dahil sabi ni Kristo, Son, behold thy mother, tagubilin po ni Kristo. Kaya kung ang inyong ina po ay nasa kalagayan ng masama ang kanyang kalagayan, ikapit po natin at tagubilin ni Kristo. Kaya po ako ay nagpasya na yung faculty ko bilang isang ministro ay bawasan, pero manatili ka rin ministro. Hindi mo na mag-perform ang duty mo kasi nag-voluntary ka